Kumusta kayo lahat? Maligaya pagbabalik. This is Carms at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel. At ngayong araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay kung ano ang lagi kong ginagamit na camera and lenses sa kung ano man ang mga shoot ko, tulad ng events, music videos, corpo shoot, or kung ano-ano pa. Ano pang hinihintay natin? Namiss ka to. Intro! So yung mga kapatid, alam ko naman na medyo hirap tayo sa industriya ngayon ng pag-shoot. Hindi siya katulad ng dati na talagang marami tayong shoot at lagi natin nagagamit yung gears. Pero okay lang yan kasi babalik at babalik din ang dati na magagamit at magagamit natin palagi ang gears natin. Alam niyo naman na I'm a Canon user, so nagsimula ako sa Canon 70D kung saan ito ang ginagamit ko ngayon. Pero ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung ano ang mga lagi kong ginagamit sa shoot. Kasi as you all know, kung nasubaybayan nyo yung simula ko sa pag-YouTube and sa career na to, is nakapag-upgrade ako sa isang Canon 6D. Ito siya. Hindi siya bago, or kasi I think this is 7 years ago ata nirelease ang Canon 6D. Pero ngayong 2020 or kahit yung mga nagdaang taon is hindi ako nagsisisi nang nag-upgrade ako sa isang Canon 6D galing sa Canon 70D. So, bakit ko ba binili yung Canon 6D? Panoorin nyo yung video kung saan ano yung mga rason ko kung bakit ko binili to. Pero, yun lang talaga yung kaya ng budget. And, ang pinaka-purpose talaga nito is for photography. And hindi ko naman akalain na maganda rin pala siya sa video. Ang Canon 6D ay hindi siya yung talagang maraming features tulad ng mga camera na magsisilabasan ngayon. Pero napakalaking tulong din nito sa akin kasi napupush ako na mas mailabas yung creativity ko kahit yung gamit lang ng ganitong uri ng camera. Kasi alam nyo naman, yung slow motion nito is 60 fps on 720. So hindi ko siyang laging ginagamit. Depende na lang kung kailangan talaga at kung gusto talaga ng slow mo ng isang project or anything. But 24 fps, 30 fps, and 1080 lagi ko itong ginagamit sa wedding, sa music videos, and kung ano-ano pang shoot na ginagamit. So yun, gustong-gusto ko itong Canon 6D kasi isa siyang full frame camera. And yes, full frame, once you go full frame, I don't know, personal ano na lang yan siguro, personal na ano yan, decision. Kasi nung nakaranas akong makahawak ng full frame and nakapag-shoot ako ng full frame, ibang-iba talaga yung dating and ibang-iba yung depth of field. I just love the looks of having a full frame camera. Pero hindi ko sinasabing pangit yung mga crop sensor kasi maraming mga crop sensor brand na sobrang titindi rin. Pero yun, ang kailangan mo lang talaga is a good class. So, yun ang pag-uusapan natin sunod. Ang unang-una pong prime lens, Canon 50mm STM. So, ito ang pinakabagong 50mm ng Canon. So, STM lens na siya. Yung luma nito is version 2, tapos meron pa atang version 1. I think this is the third version pero pinangalanan na siya ng STM kasi iba na yung motor niya. So yun, ba't ko binili ito? Yun, napakamura nito. Kahit ito lang yung ibigay mong lens sa akin, lalong-lalo na kung gusto mo yung mga shot na medyo wide kapag nag-shoot ka ng portraits or kung ano-ano pang gusto mong shoot na mga projects, is this is your go-to lens. So lalong-lalo na kapag nakabit mo to sa isang full-frame camera. You can shoot a wedding with this lens all alone. So yes, hindi ako nagbigla. Nasa skills mo talaga yan. Basta alam mo kung ano yung capabilities nito, alam mo kung saan siya gagamitin, and alam mo yung, kumbaga, alam mo kung paano mo ilalabas yung pinaka potential ng ganitong lens, is kaya mo talaga mag-shoot kahit anong, kahit buong araw gamit lang ang 50mm STM lens. So, pinaka nagustuhan ko sa lens na to ay yung motor niya. So, yun. Napakatindi nito kasi
sobrang bilis ng pokes nito kahit lalong-lalo na wide aperture niya is 1.8. So yun, yung 1.8 na yun kahit nasa madilim kang lugar, basta alam mo kung paano siya gamitin. Napakalip yung tulong nito. So at least masasave ka niya. And yung depth of field and yung bokeh. So yung bokeh na sinasabi ko is yung blur na background. So yung separation niya sa subject, sa foreground and sa background ay napakatindi. So I love this 50mm and yun, napakamura lang ito and marami kang magagawa. Gamit lang yung 50mm. Ang sunod natin na lens kung saan, ang sunod kong biniling prime lens ay ang Canon 85mm f1.8. So ito yan guys. Ito ang Canon 85mm f1.8 ko. Paboritong paborito ko ang 85mm sa wedding kapag nagsushoot na sa church. So yun, kasi syempre alam niyo naman na kailangan mo talaga ng medyo may distansya ka sa mga subject kapag nagshoot ka sa church, kasi syempre alam naman na lapit-lapitan mo sila lagi. Pero yung sinabi ko nga kanina na kaya kong mag-shoot ng 50mm kahit sa buong kasal is pwede naman, pero yun nga, as much as possible is mas maganda na medyo malayo-layo ka talaga. And lalong-lalo na siguro yung mga 70-200, napaka-solid nun. Kaya mong kumuha ng mga emotions nang hindi nilalaman ng subject. So yun, yung mga candid shots ay yun yung mga money shots sa isang wedding. So, pero itong 85mm is sapat na sa akin. And ito yung USM version. 1.8 lang to. Meron siyang 1.4, meron siyang 1.2. So yun, sobrang titindi na nun, pero sobrang mamahal na nun. Ito lang yung kaya ng budget ko talaga, pero isa ito sa mga paborito ko talagang lens. Di ako nagsisisi dahil yung nagsushoot nga ako ng bata, na naalala niyo yung last video ko about kung paano mag-shoot ng isang bata. Most of the time, 85mm ang ginamit ko. So yun, kasi nga, meron kang sapat na distansya sa isang subject para at least makuha mo yung mga raw emotions. And sobrang solid din ito kasi f1.8 din siya. So wide aperture din ito. And kahit madilim, ay kaya nitong mag-shoot. Basta, alam mo yung capabilities niya. Hindi siya ganun kabilis ng 50mm STM kasi iba yung motor nun. Ito ata is USM motor ang motor nito. Pero anyway, ginagamit ko lang naman siya kapag sa church, most of the time sa church, kapag nagsushoot ng portrait. And yun, kapag kailangan ko ng distansya and kailangan ko ng foreground and background separation ng sobrang tindi, ito ang isa sa mga lens na sobrang magbibigay sa iyo ng smooth bokeh. So yun, 85mm. Last but not the least, ito ang pinakabago kong lens. So this is the Canon 100mm f2.8 macro. So yun guys, that's it. So nabili ko to bago mag lockdown. So yun, at nagamit ko siya siguro, di ba nag-lockdown March ata, mga half ng March, and nagamit ko siya I think July na. July I think, June or July. Sobrang nakakagulat lang kasi sobrang gustong-gusto ko talaga itong masubukan lagi. Sobrang gustong-gusto ko na talaga itong masubukan sa mga events and sa mga shoot ko, sa mga projects ko. Pero yun nga, nagka-lockdown tayo. Pero napag-aralan ko naman to dito lang sa bahay. So yung makikita nyo yung mga pinagagawa ko dito, mga shoot na mga parang mga product shots, is pag minsan-minsan ginagamit ko yung macro. And yung naibigay nga sa atin na isang phone gimbal, yung Smooth X, ay shinot ko yun lahat macro lens lang. So wala akong ibang lens na ginamit doon, purong macro lens lang yun. Ang kaya niyang gawin is napakatindi talaga. So, pangalan niya palang macro lens, alam niyo naman siguro kung saan ginagamit yung macro lens. Sobrang tindi nito. Siguro kung may sapat lang akong pera ay binili ko yung L version nito kasi IS version yun. So at least may tutulong yun sa akin kapag
na mas gusto mong mas maging stable yung shot, lalo-lalo na kapag nag-shoot ka lang ng medyo alanganin or something. Pero etong USM version na hindi IS, yung gold ring F2.8 na gold ring na Canon 100mm ay sobrang tindi. Sobrang kasi hindi rin ako ganun kagaling mag-shoot ng macro lens kasi nga ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong lens, pero nung nasimulan ko na siyang magamit, oh my god, sobrang talagang ganda ng magkaroon ng macro lens. Lalong-lalo na kapag mag-shoot ka ng weddings, pag kaya mo mag-shoot ng mga details tulad ng mga ring shots gamit ang macro lens, na mabibigyan mo sila kasi yung pagka-close up niya, yung pagka-macro niya, kasi yun yung nag-benta talaga dun eh. Mabibigyan mo ng buhay, kumbaga yung sing-sing. Kasi tutok na tutok ko dun sa sing-sing, makikita mo yung buong details ng sing-sing na nakatutok talaga. So, sa picture man or sa video is mas mararamdaman mo kung ano yung meaning ng sing-sing. Parang ganun yung feeling. So, yun. Pero sa mga product shoot ng mga maliliit na bagay, this guy, sobrang tindi nito. Canon 100mm macro lens. Siguro, downside lang talaga nito is wala siyang IS. At sobrang luma na ng lens na to. As in, I think di pa nila pinapalitan yung, hindi na nila pinalitan kasi meron ng mga RF lenses ngayon. Basta meron siyang etong gold ring, tapos meron siyang yung red ring. So yun mga kapatid, doon na nagtatapos yung video natin. At yun yung mga gears na lagi kong ginagamit sa mga shoot ko. Yung Canon 60, Canon 100mm, Canon 50mm, Canon 85mm. I love Canon. So, yes. Thank you very much for watching, and I hope you like this video. So give it a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell. And I will see you on our next video. Peace.